tawag po nating Adopt a Daycare Program na pinasinayaan po ng ating Kapitan Eric sa pakikipag-ugnayan niya at nagsanggunian sa mga pabrika dito po sa atin. So ano po yung programang yun? Ang bawat daycare po ay ipinaaampun natin sa mga pabrika para po matugunan yung mga pangangailangan ng mga bata. Halimbawa po, payat ng mga bata, kailangan ng feeding program. Yung pong mga taga-pabrika o yung ating mga corporate partners, ang sila pong tutugon sa mga pangangailangan nito. Pasensya na ako kayo at ang ating pong ikot ngayon ay halos dito sa proper. No? So, sa dami po ng mga bata ngayon, ang naipagawa namin bag, 1,000 lang mga kabataan, tumadami yung ating populasyon. Pero ganun pa man po, tayo po ito kaya po tayo gumawa ng isang paraan para masuportan din po yung pag-aaral ng ating mga bata. At alam niyo, napakahalaga po ng edukasyon, kaya po yan po ang binibigyan ng ating mga programa. No? Kaya po pagkatapos nila rito, at nakatapos sila ng pag-aaral, ano, meron doon tayong vocational course. Ito po yung under ng TESDA. No, Mantaw Training Center, yan po sa Parangay Kanlubang. So, kapag kaho sila yung nakatapos doon, meron po sila makakuha ng certificate na galing po sa TESDA. At pwede po sila magtrabaho kahit sa atin na ito. Kahit na sa abroad, sinatanggap po yung TESDA. Kaya po yung programa natin, tuloy-tuloy po. Kapag ka po, pagka ayaw nila magtrabaho, meron po tayong beso. Ano yung beso? Parangay Employment Service Office. Tapos saan yung mga aplikante natin dito, yung mga walang trabaho. Tulad po ngayon, may job fair. Ay binibigyan po natin ang pagkakataon na maging priority. Kaya po may tayo po kami ng pabrika. Ang sabi ko sa mga pabrika, i-priority yung mga taga-Kanlubang. Dahil unang-una, walking distance lang, hindi na kayo gagastos ng shuttle bus. Kapag ang taga-Kanlubang, magkaroon ng problema sa inyong kumpanya, pwede ho natin patawag. Dahil sa ako po ng ating panunungkulan yan. Eh kung mga taga-labas yan, napakahirap po natin patawag ng taga-labas. Kaya binibigyan nila ng priority ang mga taga-Kanlubang. Second, hindi na sila magpapublish pa sa mga dyaryo-dyaryo para gumastos. Ano? Meron na tayong beso na kung saan dyan na sila kukuha ng tao. Kaya po, napakahalaga po sa atin ang beso. Barangay Employment Service Office. Kung sa Kalamba po ay may peso, yung pong peso ay kabuuan ng Kalamba pwede mag-apply. Dito po sa Kanlubang, in-exclusive po ito sa ating mga taga rito lamang. So, ang ibig po sabihin, para po sa ating mga taga-Kanlubang kaya po generate ang peso. Kaya gusto ko po, yung ating pong pondo, ano, ay binabalik po natin sa ating mamayan dito sa Kanlubang. At tayo po yung nakipag-usap na rin sa mga pabrika, hindi lamang po yung asa pagkatrabaho, ano, humihingi rin po ako ng tulong para masuportahan yung ating PC operation sa computer para po matagdagan yung ating mga computer sa ating barangay. Actually, hiningi ko po yung sa ibang pabrika, ang iba po ibigay ng ating local government. At ngayon po ay magbibigay nila ang PAC ng tatlong computer para po mapag-aralan ang ating pag-aaral sa ating power. Kung sa pang papero, yun po ay matutuloy ang graduation yun para po sa mga magsisipot tapos. So, yun po ang isang test natin. Kaya pa, mabuti ang ating kumpang programa. Hindi lamang po Manpower Training Center, meron din po tayong doktor na barangay na kung saan pwede po natin silang papuntahin dito para po magamot ang ating mga nagtramdaman, magamot din po yung ating mga anak. So, yung pong ating mga programang yan, ilan lamang. May kasama na rin po tayo yung ating pagpapaayos ng ating kapaligiran na kung saan isa sa mga programa natin, kaunangan, pagkaupo-pagkaupo ko, yung ating basura dito na ating po pinag-producer, no? Katulong din ang inyong po ng kinatawan at ng Torpel. At hanggang sa tayo nag-create ng kalaan ng Kanlubang Environment Management, yung ating mga daan, pinagkakaskapin natin, pinagpupulot natin ng mga basura, yun lang po, pakiusap po, bawal na po ngayon ng plastic. Alam niyo, napaka-dami namin pinuntahan na sito para magbigay po ng ating bago. No? So,
sa isang kuya sa mga programa natin sa barangay. Pero ito ay hindi naman ako sa atin ito. Sapagkat dati-dati nagbibigay mga taga-Kalamba. So ngayon po naman ay music ko. Ika nga ako ay para sa mga bata. Ano? Alam nyo, kami po sa kuya ng barangay, binibigyan namin ang halaga yung pag-aaral. Kaya po, ginagawa po natin ang paraan para po patulungan natin yung ating mga bata. Kasabay pa po niya, pagkatapos niyan po wala nilang pag-aaral, ano, meron dito tayong papasukan na Manpower Training Center. Ano? Kung hindi kayo pag-aaral sa mga college, that's come on, now that's 3 grand. What you think I'm playing, baby girl? I'm the man, I been a rubber band. That's what I told her, her legs on my shoulder. I knew it was over, that Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover, I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her like a pornography poster. She showed her apple bottom jean boots with the fur. The whole crew.